natapos na naman ang maghapon sa aking buhay. Ang maghapong nakakapagod. Ang maghapong nakakabigay. Nakakapagod rin pala ang basta na lang nakaupo. Naghihintay ng walang kasiguruhan. Naghihintay na sana dumating na siya. Sana dumating na sila. Umaasa pa rin na sila ay magbabalik. Dahil ako'y nabibingi sa katahimikan, nasasabik akong muling marinig ang mga ingay nila. Ang mga ingay nila na nag-uunahan, ang masasaya nilang kwentuhan, may nakikiusap na sana ay mauna sila sa pila. Merong nagre-reklamo, bakit daw nauna pa daw yung iba kaysa sa kanya, na madaling araw pa lang ay nakapila na. Sila ang aming mga kliyente, ang aming mga suppliers, nakatuwang ng aming kumpanya sa kalakalan. Nakakapagod. Nakakapagod ang magsulat at gumawa ng napakaraming resibo. At pagdating ng hapon, ay mulit-mulit kong iisa-isahin upang isalin para sa everyday report. Isinasalin ko ito sa isang libro upang maipasa ko sa opisina. Idagdag pa ang maghapong bukas sa ranang gate upang papasukin at palabasin ang mga kliyente at suppliers. Subalit ang pagod na nararamdaman ko ay madaling napapawi kapag sa aming bahay, sa aking pamilya, ako ay makauwi. Iba ang pagod na nararamdaman ko noon. Bagaman at pagod ang aking katawan dahil sa napakaraming gawain na may kaugnayan sa masiglang kalakalan ng aming kumpanya. Madali rin itong naiibsan. Hindi tulad ngayon. Ang pagod ko ay daladala hanggang sa aking pagtulog. Hindi nawawala sa sulok ng aking isipan, maging sa aking paggising. Kahit ako'y nagkakape, nandun pa rin ang mabigat na isipin. Pangamba, dahil ako'y nangangamba sa takbo ng kalakalan ng kumpanyang aking pinaglilingkuran. Matumal, matamlay ang pasok ng kalakalan. Epekto kaya ito ng pandemya? O dahil sa maling pangangasiwa lamang? Kung ano pa man ang kasagutan sa katanungan kong ito, nananatili pa rin ang pangamba sa aking isipan. Pangamba na kung sakaling magtuloy-tuloy ang ganitong klase ng paggalaw, hindi malayong tumigil ang operasyon itong aking pinagtatrabahuan. Sino ba ang apektado? Kaming lahat na naglilingkuran. Pero dahil sa alam ko ang estado ng aking buhay, ako ang pinakang apektado. Saan ako hahanap ng panibagong trabaho upang patuloy na matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya? Saan ako kukuha ng pambili ng aming pagkain
saan ako kukuha ng pambili ng mga gamot at ang maintenance naming mag-asawa at ng aming anak na special child. Saan kami kukuha ng pambayad sa mga bayarin? At marami pang tanong na saan. Ako ay dating OFW rin na nasanay sa trabahong abroad. Kaya nahihirapan na makapag-adjust at makakuha ng trabaho dito sa ating bansa. Wala rin namang sapat na puhunan upang magamit sa ninanais na hanap buhay. Tulad rin ng ibang kababayan natin na ng ibang bansa, umuwi rin ako na walang naipon. Wala rin namang sapat na tulong at suporta na maaasahan mula sa gobyerno. Yung mga tulong daw na pangkabuhayan para sa returning OFW ay puro mga mabulaklak na panambitan lamang ng gobyerno. Nasasabi ko yan dahil naranasan ko. Naranasan ko ang magpababalik-balik sa UWA, ang ahensyang naatasan sa pangangasiwa para sa kapakanan ng mga OFW. Para daw sa tulong na pangkabuhayan. Subalit, dahil sa napakaraming requirements na hinihingi, ay hindi ko na naipagpatuloy o hindi na ako nakakuha mismo ng iniaalok nilang tulong. Siguro, that is the witty way to deny and extend their help. Damihan at pahirapin ang mga requirements. Wais, ika nga. Bagaman at sinasabi ko ito, hindi ko pa rin itinatanggi na meron din akong pagkakamali sa mga desisyon ko sa buhay. Kaya dinadanas ko ito ngayon, ang kahirapan. Ang lahat daw ay nagbabago. May nagbabagong mula sa mabuti patungo sa magulong mundo. Meron din namang nagmula sa masama patungo sa malaparaisong buhay. At meron din naman daw walang pagbabago. Pero mali ka doon, kaibigan, kung sasabihin mong walang pagbabago. Dahil sabi nga ni Jose Marichan, there's a constant change. Hindi ko akalain na darating sa punto ng buhay ko, napapasukin ko ang ganitong uri ng trabaho. Dahil dati, punong-puno ako ng natatayo na pangarap. May mga naabot ako at muntik-muntikan ang maabot. Pero dahil na rin sa mga pagkakamali ko sa buhay, sa mga desisyong aking ginagawa, lahat ng mga ito ay agad-agad ding naglaho. Kaya ito ako ngayon. Ang trabahong dati ay ayaw na ayaw kong pasukin. Suot-suot ko na rin ngayon ang uniforming misa hinagat. Ay ayaw na ayaw kong suotin. Hindi sa minamaliit ko ang ganitong uri ng trabaho, kundi dahil sa ayaw kong mapabilang sa mga nagsusuot ng ganitong uniforme. Ang uniformeng tampulan ng tukso, ng panlalait, ng kababaang uri,
panayin ng mga taong mapanlait. Ang kababaang uri ng katayuan sa lipunan. At higit sa lahat, ang hindi pantay na trato sa larangan ng paggawa. Ilang bisis ka na bang nalait dahil hindi nagustuhan ng mga guest o kliyente ang mga patakaran ng kumpanyang iyong pinaglilingkuran na ikaw ang naatasang magpatupad? Ilang bisis ka na bang nalait uminura ng mga taong nakatataas sa iyo dahil nagkamali ka o hindi sila satisfied sa iyong serbisyo? Paano mo ba natatanggap ng mahinahon ang mga birong may kasamang insulto? Hoy, paupo-upo ko lang naman diyan. Noong una, magpupuyos ang kalooban ko sa tuwing makakarinig ako ng ganitong klaseng biro. Pero alam kong kapag ako ay nag-react ng negatively, alam kong ako rin ang talo. So I said to myself, I need to act accordingly. I need to be calm. Kailangan hindi nila makikita ang pikon kong mukha. Kailangan ang iharap ko sa kanila ay isang cool na mukha ng isang sekyo na handang makipagpalitan ng bero ng kwilang bero at magbibigay daan upang matigil ang gunong ganyong klaseng bero. Hindi naman lahat ng sitwasyon ay paupo-upo lang ang sikyo. Napapagtampulan lang yun ang pansin dahil doon lang ipinupokus ng iba ang kanilang atensyon. Maraming ginagawa ang sikyo na labas na sa kanilang tungkulin. Pero dahil na rin sa kusang loob, nagagawa nilang magwalis at maglinis ng kapaligiran sa nasasakupan ng kanyang duty. Magbuhat ng mga gamit ng mga bagong dating na bisita o mga empleyado sa opisina na kanyang pinaglilingkuran. Payungan kapag umuulan ang mga guest patungo mula sa kanilang sasakyan at marami pang ibang hindi natin napapansin. Ang himbing naman ng tulog mo kahit nakaupo ah. Sa totoo lang, ang hirap kayang matulog na nakaupo. Yung uuga-uga ang iyong ulo na halos mabali na ang leeg sa tuwing maaalimpungatan ka. Pero hindi ko ginagawa ang matulog na nakaupo. Kapag ako ay inaantok sa gabi habang naka-duty, talagang natutulog ako ng nakahiga. Kapag kasi walang ginagawa o pinagkakaabalahan ang isang tao, talagang aantukin. Kung nakaupo ka lang, kaya upang malibang at hindi makatulog, cellphone at pagbabasa ng libro ang aking pinagkakaabalahan. Basta laging ang attention ko ay sa gate na binabantayan at ang kabuuan ng compound. Ano ba ang mga mahalagang tungkulin at gawain ng sikyo? Sa totoo lang, napakahirap ng gawain ng isang sikyo. Ang tungkulin at responsibilidad na nakaatang sa kanya. Ang bigat at panganib ng kanilang kinakaharap sa araw-araw
ay maihahalin tulad mo na rin sa ating kapulisan at kasundaluhan ang bawat pagtatanggan ng mga masasamang loob laban sa iyong binabantayan ay nangangahulugan din ng iyong buhay kapag ikaw ay inaalat, ika nga. Marami na rin ang nagbuwis at nabingit ang buhay dahil sa pagtupad ng trabahong ito. Oops, andito na pala ako. Malapit na akong makarating at makapagpahinga sa bahay. Kasama ang aking pamilya. Pahinga nga ba? Pahinga nga bang matatawag kung sa pagpasok ko ng bahay ay sasalubungin ako ng bato ng kung anumang bagay na mahagilap ng aking anak na special child? Dahil siya ay may tantrum. Dahil may mga bagay na hindi umaayon sa kanyang kagustuhan. Pahinga nga bang matatawag kung ayaw akong papasukin o papasukin man ako ng bahay, ayaw naman akong paupuin. Ganyan kasi ang anak ko kapag nagtatantram. Pero bagaman at ganun ang laging sitwasyon sa aming bahay, basta madali rin naming naipapasipay ang aming anak. Basta pakitaan lang namin ng masayang mukha. Sabihin lang namin ang mga magic words na nagpapasaya sa kanya. Okay na siya. Sa iba, maaaring hindi nila may tuturing na pahinga ang ganong sitwasyon. Pero para sa akin, nagpapahinga ako. Home ang isipan ko, dahil home is where my loved ones are. Yun nga lang, nasa sulok pa rin ng isipan ko ang pangamba sa kasalukuyang tinatakbo ng ating ekonomiya.